Narito na ang balitaan sa CNN Philippines. Mga pagpupugay at pag-alala kay dating Pangulong Fidel V. Ramos bumuhos. Unang kaso ng monkeypox sa bansa, bumubuti na ang lagay. Ilan pang sample na sinuri, negatibo din sa sakit ayon sa Health Department. At sa balitang showbiz, mga bagong reyna ng binibining Pilipinas, kinoronahan na. Nagluluksa ang taong bayan sa pagpanaw ni dating Pangulong Fidel Valdez Ramos, naka-half staff, ang watawat sa iba't ibang gusali ng gobyerno, kabilang ang Senado, Batasang Pambansa at Camp Aguinaldo. Pumanaw ang 12th Pangulo kahapon sa edad na 74. Nagbigay pugay ang mga opisyal ng pamahalaan kay dating Pangulong Ramos, inalala nila ang naging ambag niya sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Magbabalita ang aming correspondent na si Stanley Gahete. Stanley? Pinky, patuloy nga ang pagbuhos ng pakikisimpatya at pakikiramay sa pamilya at mga kaibigang naiwan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos na namayapa kahapon sa edad na 94. Kabilang na dito si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang pahayag, sinabi niya na nakikidalamhati siya kasama ang sambayan ng Pilipino. Aniya, inialay ni Ramos ang buong buhay niya bilang military officer at isang public servant. Nakisimpatya rin si Vice President Sara Duterte at sinabing kaisa siya sa mga nagdadalamhating Pilipino. Kinilala ni Sara Duterte ang mga nagawa ni Ramos sa pagpapanumbalik ng kapayapaan sa Mindanao. Taong 1996, nilagdaan ni Ramos ang isang peace agreement sa Moro National Liberation Front na nagwakas sa halos 24 na taong pamumuno ng armadong rebelyon sa pamumuno ni Nur Misuari. Nalungkot din si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpanaw ni Ramos at kinilala ang kanyang mga nagawa sa pagsisilbi sa bayan. Kasabay ng pakikidalamhati, ibinahagi naman ni dating Vice President Lenny Robredo ang personal nitong karanasan bilang kaibigan si dating Pangulong Ramos. Aniya, naging Pangulo ang asawa niyang si Jessie ng League of Cities sa ilalim ng pamumuno ni Ramos at naging taga-suporta rin ni Jessie ang dating Pangulo. Suportado rin umano si Lenny Robredo ni Ramos noong 2016 Vice Presidential Elections at naging vocal ang dating Pangulo sa pagbibigay ng suporta kay Lenny. Ikinagulat naman ni dating Pangulong Joseph Estrada nang malaman niya ang nangyari kay Ramos. Inilahad din niya ang kontribusyon ni Ramos sa bansa. Naging pinuno ng Philippine Constabulary si Ramos, maging ng Philippine National Police mula 1972 hanggang 1986. Malaki rin ang kanyang papel sa 1986 and sa People Power Revolution bago maging Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines mula 1986 to 1988 sa ilalim ni dating Pangulong Corazon Aquino. Naging Defense Secretary din siya mula 1988 hanggang 1991 bago maging 12th Pangulo ng Bansa mula 1992 hanggang 1998. Ilan sa kanyang mga nagawa ang peace process, pagsasaayos ng mga tauhan sa gobyerno, ang pagkakapuo ng Technical Education and Skills Development Authority at ang Commission on Higher Education. Ang kanyang pagiging visionary umano ang naging daan para hindi lubhang makaapekto sa bansa ang Asian Financial Crisis noong taong 1997 at maging isa sa mga Tiger Cub economies. Sa pinakalatest na pahayag nga ng pamilya ay hinihiling muna ngayon ang kanilang privacy para makapagdalamhati muna ang pamilya at malalapit na kaibigan. Anila, ibabahagi nila ang detalye ng burol at libing sa mga susunod na araw. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Stanley Gahete, nagbabalita. Personal naman para kay dati.